Pinabab pasura po naman ang ilang grupo ng pampublikong transportasyon ang no contact operation policy na anilay bukod sa napakamahal na multa ay malabo rin umano ang guidelines. Tinayak po naman ng Land Transportation Office o LTO na pag-aaralan nila ito. Magpapatrol, Jackie Manaba. Aabot ng 1,000,000 piso ang halaga ng binabayaran ng ilang taxi operator tulad ni Luisa para sa mga multang hindi naman anya sila ang lumabag sa batas trapiko. Pero sila mga operator ang napaparusahan. Nahuli sa pamamagitan ng mga CCTV o no contact apprehension ang mga driver nila. Dahil sa himali nilang pagpapatupad sa NCAP na yan, kapag hindi namin binayaran yan, ano mangyayari? Wala. Mamamatay ho ang pamilya ko. Mangungutang ako para lang mabayaran ko. Sa loob lang ng 2 oras, nakatatlong traffic violation na ang isa sa mga taxi ni Luisa. Ang halaga ng 2,000 piso agad. Ang isang driver, ma'am, kapag binigay ho na, pag pinakita kong huli, eto huli mo, anong gagawin natin dito? Ma'am, maghuhulog po ako. Pero sa totoo lang, magpapaalam siya sa amin, ma'am, uuwi mo na ho akong probinsya, may emergency. Palipat-lipat lang ang driver. Kasama si Luisa sa grupo ng iba't ibang pampublikong sasakyan na nagpunta sa LTO para maghain ng mga suwestyon laban sa no contact apprehension. Katulad niyan, ayaw na magmaneho ng mga driver, yung mga operator, hindi na mapapabiyahe dahil lugi na. So ano mangyayari? Kawawa ang mga mananakay, walang masasakyan. Ang hiling nila, itigil muna at i-review ang mga provision ng no contact apprehension policy, gawing mas makatao ang sistema ng trapiko tulad ng pagsasaayos ng mga traffic light. Dahil ang iba, wala namang timer. Kung gusto mo magkaroon ng sakit sa puso, pumunta ka ng Manila. Kasi every time na naka-green yan, pagdadaan ka dyan, kinakabahan ka na lalo na papasok ka na sa box. Kasi baka biglang mag-yellow. Doon sa gitna mismo, bigla ka natakihin. Dagdag nila, huwag gawing bataya ng mga huli sa no contact apprehension sa pag-renew ng rehistro ng sasakyan o ng driver's license. Ang mga karatulang katulad nito ay nagsisilbing paalala sa mga motorista kung saan ang mga kalsada o kalye na epektibo ang no contact apprehension. Strategic ang paglalagay ng mga no contact apprehension na CCTV na ito ng local government unit. Sabihin sakaling iyon, maaaring marami na ang mga naging insidente o kaya ay marami ring mga sasakyan na dumadaan dito. Kapag nahuli sa no contact apprehension, kailangan munang bayaran ng may-ari ng sasakyan ng multa sa LGU bago pumunta ng LTO. Para naman sa grupo ng mga commuter na The Passenger Forum, suportado nila ang no contact apprehension policy. Giit nila kailangan ng pulisiya para maging responsable ang mga motorista at mabawasan din ang posibilidad ng kutungan sa kalsada. Sagot naman ng LTO sa mga transport group, kung kanino nakapangalan ang sasakyan, siya ring mananagot sa anumang paglabag sa batas trapiko. Ang sabi nila, hindi naman namin kasalanan, sabi ng may-ari ng sasakyan. Okay, but you own the motor vehicle. You have a responsibility to the society being the owner of the vehicle. For now, we are just reviewing the policy and we look into ways to improve it. Pangako ng bagong upong hepe ng LTO, pinag-aaralan nila ang mga ipinasang sulat ng grupo ng mga pampublikong sasakyan, maging ang iba pang memorandum order na inisyu ng dating administrasyon. Jackie Manabat, ABS-CBN News.